Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you sa inyong pagdalo at ako'y naniniwala na ito ay kailangan natin ngayon. Sa kapanahunan na ito ay napakaraming umaagaw sa ating mga panahon o ating panahon sa ating paglilingkod sa Panginoon. And I hope and pray na kahit ano po ang ating mga ginagawa, kaya nga nagkakaroon ng ganitong meeting, ang revival meeting, ang purpose, ihanda ang puso ng tao, lalo na po pagka tayo magkakaroon ng anniversary. You'll be celebrating your 41 years. At kagaya sa amin, nag-celebrate kami ng 50 years. Ang tanong ko nga sa mga tao, after the celebration, what? What is the real purpose? Why we celebrated the 50 years? What is next? At sana po ay makita natin, hindi po nakasalalay sa dami ng tao ang ating mga anniversaries. Nakasalalay ito sa katapatan ng mga members ng simbahan. And I hope and pray that you will realize the Lord is seeking for people who will really love the Lord and will continue no matter what happens. Kaya ngayong gabi po ay bubuksan natin ang ating mga Biblia at ating titingnan ang kanyang salita. 1 Kings chapter 18. Pakibuksan sa 1 Kings chapter 18. At ating babasahin from verse 36. 36, 37, and then 38. Ang sabi rito, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. 39. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Tayo manalangin. Heavenly Father, thank you for knowing you as our God. And thank you, Father, because your people here does not only believe you, but they trust you. And they know their Father that because you have given them the opportunity to serve, Lord, may we not only be the one that will proclaim that there is God, but we can encourage all the members that there is a living God, and that we may believe and people may see the difference because of our trust and because of our faith in you. Bless their Father, our message this evening, in Jesus' name. Amen. Thank you and be seated, please. Maupo na po kayo. Ang sabi nga rito ni Elijah, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord. Thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. When all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Take note, nakita po natin dito yung instances kasi. Ito yung pakikipagtunggali ni Elijah doon sa 400 prophets. At can you imagine? 400 prophets naglipana doon sa Israel. Salip na ang naglipana ay mga lingkod ng Diyos. Ang nakakalat ay mga
Diyos, mga siserdote ni Baal. Sila yung nakakalat. Nasaan ang mga tao ng Diyos? Ang sabi rito, they turned their back from their God. Tumalikod sila sa kanilang kinikilalang Diyos. Kaya nung manalangin itong si Abraham, ang kanyang panalangin, he was praying to the covenant God. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. At ito yung kinikilala ng Israel, of whom they have turned their back. At parang nakilala nila na mas makapangyarihan ay ang mga Diyos-Diyosan. Why? Bakit naging ganon ang kalalagayan? Sa halip na ito, mga anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, iniligtas ng Diyos, and they know their salvation history. And yet they turned their back. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po ibig sabihin na kay galing sa Kristiyanong pamilya, tumagal kayo rito sa simbahan na ito na hindi kayo lalayo sa Panginoon. May mga kadahilanan upang isang Kristiyano ay lumayo, tumalikod sa Panginoon. At masusumpungan natin, mga kapatid, kapag tayo lumayo sa Panginoon, ang Diyos ay susumpain niya tayo. Kaya sabi nga rito, then the fire of the Lord fell. Doon ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan to awaken the people from their sleeping condition because they have turned their back from God and they have disobeyed God. Kaya pag tayo po ay tumalikod na sa Panginoon at hindi na natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, very simple po. Ano unang ninanais ng Panginoon? Sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Bakit marami na tayong mga mananampalataya nawawala sa simbahan? Bakit? Sa halip na tayo na nakaranas ng tinatawag na kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos, naturo tayo ng mga prinsipyo kung paano tayo pagpapalain, tayo nakatingin na doon sa pagpapala, sa halip na doon sa nagpapala sa atin. Lahat ng ating offering ay walang kabuluhan sa Diyos. Sa Diyos ang mahalaga ay ang pagpapalaga natin sa Kanya. It's not the blessing that we receive. And despite all of the blessing that we receive, nakakalungkot. Nakakalimutan ng Panginoon. Nakatingin ay sa pagpapala. Hindi nakatingin doon sa nagbigay ng pagpapala. And so, the Lord wants to awaken them. Kumisan, sabi nga natin kagabi, aking binigay sa inyo na be sober, be vigilant, because the devil, your adversary, is seeking whom he may devour. At kumisan tayo nagbiblame, si Satan kasi. At maraming mga Kristiyano, lagi na lamang na biniblame si Satan sa halip ng i-blame natin, sarili natin. Wickedness prevail because Christians don't do their duties and responsibilities. Darating ang panahon, you were able to build this kind of edifice na hinahangaan ng maraming mga tao. Ito, 41 years kayo. How about in the 50th year? Will you still be here? Amen? Will you still be here serving the Lord faithfully? O matitigatig kayo? O mawawala kayo? O ma-offend kayo? And Elijah got to the contest to minister to the people, not to show his power, but to show that God is still alive and God is still in the throne. Mga kapatid, alalahanin natin, ang ating Panginoon ay hindi nababago at hindi natitinag sa kanyang kinaupuan. Tayo ang siyang natitinag. Tayo ang siyang tumatalikod. Tayo ang siyang lumalayo sa ating Panginoon. Why do we need the fire of the Lord? Bakit kailangan natin ang apoy ng Diyos ay muli?
maranasan ng mga tao at makita ng mga tao. Number one, because the people of God are divided between two opinions. They are divided into two different opinions. And most of the time we know the answer. Most of the time we know where we stand. Most of the time we know where to go. Most of the time we know where to turn to, but we refuse to turn to the right direction. Matigas yung puso na eh. Alam niyo, sa ganito na simbahan, na meron kayong pastor na napakatigas mag-preach, ganun din tumitigas ang puso ng mga members. Tama ba, Sir Abante? Oo. Sa tigas na ng preaching, tumitigas pa rin ang nandun doon ang puso. Kasi sabi nga, the same sun that melts the wax hardens the clay. Oo. Yung ating puso ay kinakailangan po na ito. Kapag nakakapakinig tayo ng mga mensahe, ito po ay hindi lamang makahamon. Ito po ay makapagdala sa atin upang tayo ay lumuhod lalo sa Panginoon at tayo humingi ng habag sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya na sana hindi tumigas ang ating puso. Alam niyo kung bakit tumitigas ang ating puso? Because we are following ourselves. And because we do not respect the man of God anymore. Kapag sinunod mo sarili mo, ang susunod dyan, ayaw mo nang sundin ang pastor mo. Are you with me? Bakit? Pinili na natin yung katanyagan eh. Sumikat ka na sa trabaho mo. Nung pinagpala ka na, wow! Pinagpala na ako eh. Nasa itaas na ako, nasa tugatog na ako ng tagumpay. Wala na makaka-rebuke sa akin. Come on! And we want to make ourselves, sabi niya eh, ba't ako susunod dito sa tao? Total, nakakapag-pray na naman ako kahit saan ako nandoon eh. Anong katwiran yan? Katwiran ba yan ng Baptist? Katwiran na yan ng Katoliko. Amen? May television. Lalo na nga ito ha. Live. Live streaming. Come on, kayo mga nandidyan ha. Nakikinig kayo, nakakakita kayo, baka yan ang inyong ginagawang justification. Nakakapakinig din naman ako ng preaching eh. Come on! Kaya wala na kayo ngayon dito! Amen! Kaya hindi na kayo nag-a-attend ngayon! Live streaming na eh, Pastor Abante. Ginawa natin tamad yung ating mga miyembro. Mag-aiming kayo dyan. Ha? Sa libo? Alin? Oh. Marami pala, no? Mas marami dito, no? Birang buhay to. Hoy! Kayo mga 1,000! Dapat puno dito. Wala, nasa saan kayo ngayon? Nakakainis to mga... Ha? Asa New York? Pumunta kayo rito. Alam nyo, maraming mga pagkakataon, you're correct economically. Pagdating sa economic issue, number one ka. You're correct when it comes to politics, politically. Ang nawala, hindi correct spiritually. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Number two, because people of God are mere spectators rather than movers for the Lord. Kapag nagsimula na kayong tagapanood na lamang kayo at hindi kayo kumikilos personal,
Hanggang ngayon, mga kapatid, pinakang effective pa rin na soul winning ang personal evangelism. Oo. Yung tayo ay kasama, nahayo, yung tayo ay kasama na nagwi-witness one-on-one. Yan pa rin ang pinaka-effective. You may have your own Bible study and you can say to them, if you after you have preached the gospel to them, oh, itaas ang kamay, yung gusto ma-save. Lahat, dami nagtaas ang kamay. Wala nakipag-usap na personal doon sa mga nagtaas ng kamay. Yan ay isang pinakang maling procedure ng tinatawag na pagpapatanggap. Although we are doing that, many times we are alone. Pagka tayo talagang kinakailangan, ginagawa natin yon. Pero mga kapatid, pinakamaganda pa rin ang personal evangelism. When we talk to the person personally, when we explain to the person how a person can be saved. Kaya nandun daw, kagaya ni Elijah. Can you imagine? Elijah was alone. Nobody would stood with Elijah. The people were just watchers as Elijah was building the altar. Was there anybody helping him? No. They were not moving and just waiting for instructions. Alam niyo yung po nakakalungkot sa mga simbahan. Matagal na Kristiyano, walang initiative. Come on! If you are a leader, you're moving. If you're a leader, you do things even if you're not told. Kikilos ka, gagawa ka, maglilingkod ka, kahit hindi ka sinasabihan. Alam natin na schedule dito eh. Walang hindi nakakaalam na schedule dito. Alam nyo, revival meeting ngayon eh. Hoy, kayo dyan! Bira. Dapat narito kayo kung gusto mo ma-revive. Sinabihan ka ng pastor ninyo eh. Dapat naririto ka. Amen? Si Pastor Abante, senior, itong dito ito nakuha eh. There are three kinds of people. People who watch things happen. Diba kay tatay yung galing ano? May mga tao, tinitingnan lamang kung ano ang mangyayari. Pangalawa, people who make things happen. Yung isa, nagbabantay. Yung isa, gumagawa para meron mangyari. Pangatlo, baka dito kabilang yung marami. People who do not know what is happening. Do you understand? Nandi dito na nga, ha? Ano bang ginagawa natin? A revival? Mga kapatid, nakakalungkot sa ating simbahan kapag meron mga taong nandun siya para, ano gagawin? Ha? Ano tawag doon? Ha? Alam mo niyo, binigay na ng Diyos sa atin ang utos. Very strict tayo nga, sabi natin, dapat yung mag-surrender, di ba? Pero may instruction eh, go into all the world and preach the gospel. Pero bakit hindi pa humahayo? Sa ngayon, salamat ako kay Pastor Abante, kasi nagtitrain daw siya, ngayon kayo, nagkakaroon ng training, meron kayo ditong institute, mahigit na 200 ba? 217. That's good. Kasama ka ba doon? Ha? Ano yun? Meron nun? Meron? Ito mo yun? Tatanga-tanga. Meron!
Kaya dyan mo mag-gauge minsan yung mga tao eh. Announce ang announce, nakatunga nga, nakaharap mo ganyan. No? Sabi sa, babangla-bangla. Sabi sa Quezon, ay nakabangla. Meron pang term yan, ang sa Quezon. Kaya mayaman po yung Tagalog sa Quezon eh. Ha? Hindi lang nakabangla, nakanganga. Sus naman. And number three, because God's people turn their back from the Lord. Kaya sabi po rito sa ating binasa, in this very passage, nakakalungkot na sa bahaging ito ay binanggit dito sa verse 37. Tingnan natin. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God and that thou hast turned their heart back again. Bakit po sila'y tumalikod? There are symptoms if your heart is not with God. Number one, you are complacent. Nag-i-enjoy kayo rito. Sarap, aircon. Meron maraming mga kitang-kita pala yung likod ng aking kwan dito. Bira, Brad, dumarami at ang kakalbuhan dito ah. Paglingon ko, kitang-kita likod oh. Birang buhay ito. Dapat wala yan, Brad. In-expose mo ako eh. Pero anyway, complacent. Ano ang ibig sabihin ng complacent? Walang pakialam sila. Is that you? Your heart will be turned away from God if you don't care. Ninanais ng Panginoon, lalo na sa inyo pong hinaharap na anniversary, dapat merong malasakit ang isang member dito. Na anuman ang mangyayari dito, you are a part of this! Kaya nga kayo, one, iisa kayo. Yun po yung isang magandang katangian, mga kapatid, mga minamahal ng iglesia doon sa Jerusalem. Yung pong togetherness, they were of one accord. Sila'y nagkakaisa at sila'y kabahagi sa gawain. But when you become complacent, kapag ikay walang pakialam, walang mangyayari sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, passive. When you have no burden, patuloy ang tinatawag ng mga hamon sa atin. Pero bakit mayroong mga taong hindi nahahamon? Bakit? Inilalahad na, ipinapaalam na ang mga gawain, ang mga goals. Pero wala pa rin burden. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan natin dito, ang Diyos ay nakakakita ng ating tinatawag na pagkakaroon ng hindi pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Number four. Because people have lost their faith and turned to sight. In verse 39, sabi rito, 18:39, and when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Why do we need to wait for God to perform miracles? To believe that is powerful. Ito po nangyari doon. Naghihintay sila, talaga bang yung Diyos ni Elijah ay buhay? Talaga bang ang Diyos ni Elijah ay makakagawa ng himala? At talaga bang kakainin yung tinatawag na handog? Mga kapatid, hindi lang kinain ng apoy at hindi lamang tinanggap ng Panginoon yung handog. Tingnan ninyo.
ang sabi rito sa atin, and you will notice, ang ginawa ng tinatawag na apoy. Sabi rito sa verse 38, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, but not only the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, pati po yung heap of stone, and the dust, and lick up the water that was in the trench, pati po yung kanal na merong tubig, sapagkat binuhusan ni Elijah ng tubig yung kanyang handog. Binuhusan ni Elijah yung kanyang handog para ipakita, wala itong, baka meron sabihin nyo, meron dito kung ano, tubig. Pinakuha nyo yung lingkod, buhusan nyo ng tubig. Siguro yung mga propeta, tinan mo, si Elijah, si Raulo. Binuhusan pa ng tubig. And the Bible tells us right here, hindi lamang po kinain ng Diyos at tinanggap ng Diyos yung kanyang hain, yung burnt sacrifice, pati po yung kahoy, pati yung bato, pati yung mga alikabok, at pati yung dinaanang kanal ng tubig. Ganito ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Huwag nating hintayin pa na ipakita sa atin ang Panginoon. Gawin na natin. We are not walking by sight. We are walking by faith. Napakalaga sa atin. God has proven that He is very powerful. Natakot yung mga tao. Kaya sila, nung nakita nila yung demonstration na yun, they have seen God's power. Pero nakakalimutan ng mga tao, mga kapatid, nakakalimutan minsan natin, ano? Di ba sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas? Isipin natin kung paano tayo naligtas. Ako sa akin sarili, from time to time, I would just contemplate, Lord, hindi ko na maisip na ako inyong, isa sa inyong iniligtas. Bagaman, lumaki ako sa simbahan, basa ako ng basa ng Bible, sumasama ako sa choir, sumasama ako doon sa mga camps, until such time na talaga nakapakinig ako ng katotohanan ng preaching na nagmumula sa salita ng Diyos. Yung mga preaching nung una, sabi ko, bakit hindi yun nakapagbigay sa akin ng liwanag? Sa Bible, nando doon sa likod, doon sa New Testament na pinamimigay ng Gideon, di ba? May prayer doon, sinner's prayer. Na kung ipagpipray mo, walang epekto sa akin yun. Siguro, sasabihin iba, hindi ka naman elected eh, kaya ganyan. Mga kapatid, meron palang perfect timing upang tayo ay tumanggap sa Panginoon. Meron ding perfect message na ibibigay sa iyo na hindi matatanggihan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. October 26, 1966, when I heard an evangelist, putol pa yung kamay niya. Nagpipreach, very powerful. At nung matapos ang kanyang message, while he was giving the invitation, hindi pa ako lumalapit, pero doon sa aking seat, I prayed the sinner's prayer already. When I came forward, I was there to testify. I was there when I came forward because I know I received Jesus as my Lord and Savior. And you know, kumisan, yun po yung kailangan. Bakit kinakalang? Isang na-save na, maaaring kahit ikay nasa iyo ng upuan o kahit ikay nasa inyong bahay o kahit sa inyong opisina, naunawaan mo ang kaligtasan. Bakit kinakalang mong pumunta sa simbahan? To publicly testify. Publicly testify of your salvation. At doon, mga kapatid,
Dumapit ako. I was led by a Muslim converted to Christianity. Lieutenant Mahandi. A chaplain in the Philippine Army. Sabi ko, Lord, salamat po. Hindi ko akalain. I was only attracted by the music. I was only attracted because they were singing the same gospel hymns we were singing in the province. Salamat sa Panginoon at ako sa kanyang biyaya ay kanyang iniligtas. Alam niyo, tayong Kristiyano, lagi tayong gagamitin ng Diyos. Sana po tayo ay magpagamit sa ating Panginoon. Amen? I hope and pray that we will always be willing that God will use us. Ang prayer nga ng inyong pastor, di ba? Lord, use me to the greatest way wherein you can use me. Nung pong ako'y naglingkod sa Panginoon, hindi ko nakita yon. Basta ang sabi ko lang sa Panginoon, Lord, narito po ako. I'm giving myself to you. Mga kapatid, sa tunay na pagkakaroon ng tinatawag na revival, you're willing to surrender yourself to God. Amen? Kung tunay na kayo kinakausap ng Diyos, you are not going to withhold yourselves. You will surrender your own selves to God. At dahil dito, nakita po natin, nagyukuan lahat. They all bow down to the ground. And they recognize their God. At sabi nga, the Lord, sabi niya, the Lord, the God, our God. Mayroon ninyo yung kalang pagyukod doon. Lahat sila ay sabi nila, tunay na ang Diyos ni Elijah ay buhay na Diyos. Kaya sabi nila, sabi niya, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Can you imagine? Nagsalita sila ng He is the God samantalang sila'y lumaki at naturuan ng paniniwala sa buhay na Diyos. Bakit na-pervert ang kanilang isip? Because of their wicked king. Because of Ahab. At sila ay hindi nakapaglingkod. Kaya napakahalaga po, the fire of the Lord must come. The fire of the Lord fell on them. And number five, because the people of God saw the fire. Kaya nandoon po. Bakit hindi sila makakita? Because people are beholden with other kinds of fire and not the fire of God. Ano ba ang ibang fire na? You remember in the book of Leviticus? Nadab and Abihu offered strange fire. And what happened to them? God's anger was upon them. God killed Nadab and Abihu. Ang ibig sabihin po, hindi pwede tayo magtayo o maglagay ng ating sariling apoy. Okay, eto po. Tingnan natin bakit ito ay they are other kinds of fire. Eto. Meron tayong anniversary na nalalapit. The fire of excitement. Are you with me? Excited kayo? Ay, 41st eh. Maglilingkod ako. Nandiyan ako. Pagkatapos ng anniversary, nawala na excitement. And God does not want just the fire of excitement. And so, some of us also will make a promise. Ito ang gagawin ko sa ating anniversary. The fire of promises. Mga ngako. Kano bang commitment ko? Magkano nga yung first fruits ko? Ayan, dadalhin. May pangako ka eh. At ikaw ay merong tinatawag na malaking kagalakan sabagat yung iyong tinatawag na pangako, maibibigay mo. That's good. Pero the fire of promises are not the fire of God. Hindi po yun. Sabagat ang ating inaasan, yung ating maibibigay,
Pero mga kapatid, ang unang-unang ninanasa ng Panginoon, hindi yung ating ibibigay, nais ng Diyos na ang ating sarili muna ang ating ibibigay. Ourselves first. And then next, the fire of ambition. Pastor, pag-pray mo ako, ma-promote ako. Sarap, ano? Tumaas ang posisyon. Natubad yung lahat ng kanyang ambisyon. But because of the fire of ambition, lesser na ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yun na nakakalungkot. Sana habang tumataas tayo at itinataas tayo ng Panginoon, lalo naman tayo nagpapakumbaba sa ating Diyos. Amen? Why? Because the bigger the blessing, the more responsibility we have. Amen? Kaya nandun po. Why do we have to be revived and faithful every revival meeting? Bakit tayo po ay nagkakaroon ng mga challenges na ganito? Ayan, hindi lamang po magkakaroon kayo ng tinatawag na anniversary. Magkakaroon pa tayo ng Baptist Heritage Conference. Mga kapatid, so parang revive na revive. Oh, malapit na naman. Ganito ba ang puso natin? Hindi ba ang revival dapat every day is a revival? It's not only during special meetings. Dapat lagi po tayo nandiyan sa gawain ng Panginoon. Dapat tayo maasahan sa gawain ng Panginoon. After that, wala na. Kaya sabi nga, after ng 58th year, wala na. We need to have that fire always. Nananagana po ang tinatawag na biyaya ng Panginoon. Nananagana po ang init. Ang lagablab ng ating pananampalataya. Ang lagablab ng ating pagmamahal at init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? We need the fire of God. Kaya napakahalaga po. Kagaya ng mga alagad, you remember? In Luke chapter 24, they were walking. And they, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, and they were going to Emmaus. And on the way to Emmaus, you know what happened to them? The Lord Jesus Christ joined them. But they were not able to recognize the Lord Jesus Christ. Can you imagine that? They were with Christ for 3.5 years. Pero on the way to Emmaus, nakakalungkot, hindi nila nakilala ang Panginoon. And the Lord Jesus was talking to them until they came to a house. Doon sila at sama-sama silang kakain while the Lord was talking to them. And then, kakain sila. The Lord break the bread and prayed. And you know what was the comment of the disciples after that? Isn't it that our heart was burning while He was talking to us? Are you with me? Bakit po hindi na nakilala ang Panginoon? You know why? Because the disciples actually were discouraged. They were discouraged. Because their leader died and they thought Jesus Christ would never live again. Nakalimutan din nila na ang Panginoon nangako sa kanila, mabubuhay ako. Nakalimutan nila ang pangako ng Panginoon Jesucristo na siya muling mabubuhay. And until such time, biglang-bigla na lamang na nawala sa kalangharapan ang Panginoon. And they said, He is the Lord. Our Lord talk with us. Our Lord walk with us on the way to Emmaus. That's why the Lord needs the fire within you to burn. Nais ng Panginoon na mag-alab muli ang ating puso sa ating Panginoon upang sa ganun maging epektibo tayo sa gawain ng Panginoon.
Huwag nating tingnan yung iba. Ang ating accountability, ang ating sarili. We need to experience that burning fire within us. Sa ating mismong sarili. At kagaya nga ng ating nakita sa ating binasa rito, all the people were convinced because they saw how God honored the faith of just a single prophet, si Elijah. At tinanggap niya ang handog na yon because the fire from heaven fell. Mga kapatid, ilang mga pagkakataon po na ginamit ng Diyos ang apoy. You remember? Because of the sin of Sodom and Gomorrah, fire rained down and destroyed the city of Sodom and Gomorrah. You remember the 250 prophets who offered strange fire? All of them were killed by the fire of God. But remember the goodness of the Lord. God gave them while they were in the wilderness the pillar of fire by night and the pillar of cloud by day to protect them from cold, to protect them from the sun. Amen? Kumpleto ang Panginoon sa atin. And now, in the New Testament, like a cloven tongue, it sits upon each believer. And to us this morning, we have the fire of God, and that is the Holy Spirit. Amen? What do we do with the Holy Spirit? Number one, we are told, quench not the Holy Spirit. What else? Grieve not the Holy Spirit. Amen? Huwag natin pong hayaan na ang ningas ng apoy na yan ay mawala, kundi alagaan nating mag-alab na tayo ay magkaroon ng tinatawag na init ng Diyos. At yun ay atin lamang mararanasan sa magitan ng atin sa mga walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Manalangin tayo. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, this evening, we praise Thee and thank Thee for this blessed opportunity that You have given us. Lord, tulungan po ninyo na ang apoy na yan na kumain at lumamon sa handog na ibinigay sa inyo ay maging apoy din, Panginoon, na siyang tumama sa aming puso, Panginoon, upang mag-init at mag-alab ang aming pagmamahal at pag-ibig sa inyo. Panginoon, kayo po ang nakakakita sa bawat anak ninyo. Nawa po ay huwag kaming maging ngimi at walang pakiramdam. Nawa po kayong gumising sa amin, O Diyos, at tumulong sa amin upang sa magitan ng inyong biyaya at ng inyong banal na Espiritu, kami na inyong mga anak ay masumpungang naglilingkod. Bless their Father this message and bless your people. In Jesus' name, Amen.